Good morning, class. Today, i-discuss natin yung Module 5, ang pakikipagkapwa. Okay. Simulan natin dito sa pagkilala sa tao bilang isang panlipunang nilalang. Bakit daw tayo tinatawag na panlipunang nilalang o isang social being? Unang-una, syempre, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. So, ano daw yung ibig sabihin nun? So, binigyan tayo ng pagkakataon na makisama at saka makatulong sa iba at itrato ang ibang tao ng may paggalang at ng may dignidad. So, halimbawa daw ng pagiging isang social being o isang panlipo ng nilalang ay yung kakayahan natin na makibagay sa iba. Tumulong sa iba kung halimbawa mayroon silang suliranin o kaya naman sila yung mga nagsisilbing tao na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Halimbawa na lang yung mga tindero, tindera, doktor, mga driver ng jeep, o kaya naman ay yung ating mga guro. Hindi daw tayo maaaring maging isang solitary being o mamuhay ng nag-iisa kasi may hirapan tayo na itaguyod ang ating mga sarili. Kasi ang pakikipag-ugnayan bilang isang tao ay isa sa mga pangangailangan natin upang umunlad ang ating mga sarili o ang ating pagkatao. Kasi nga po, ito ay natural para sa atin. So, ano nga daw ba yung isa sa mga alituntunin na kailangan nating sundin bilang isang panlipunang nilalang? So, iyon ay ang pagsunod sa golden rule o ang tinatawag natin na huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iba. So, makakamit daw ng tao ang kanyang kaganapan o ang kanyang sense of fulfillment at magiging makabulahan daw ang kanyang katayuan dito sa mundo kung halimbawa ay magkakaroon siya ng mabuting pakikipagkapwa. So, halimbawa na lang daw, ang golden rule ay kinikilala sa buong mundo kasi na po ito ay nagsisilbing standard pagdating sa pagkakaroon ng mabuting pakikitungo sa kapwa. So, liitan na lang natin yung scope. Halimbawa, dito sa classroom natin, hindi ba? Ayaw-ayaw natin na inaasar tayo ng mga kaklase natin. Pero, tayo yung unang-unang ng iinit sa kanila, di ba? So, o kaya naman, ayaw na ayaw mo na pinapakailaman ka o yung mga gamit mo, pero ikaw mismo, kinukuha mo yung mga gamit ng kaklase mo sa loob ng bag nang walang pahintulot nila. So, yun yung tinatawag natin na golden rule. Pag halimbawa, hindi ka komportable doon sa isang bagay na ginagawa sa iyo ng kapwa mo, so syempre, dapat ikaw din kaya mong limitahan yung sarili mo na hindi ginagawa yun sa kanila. Bukod doon sa tinatawag na golden rule, ay meron din tayong isang kwento o parabola na noong elementary kayo, maaaring nabanggit na ng iyong guro. So, ito yung parabola ng mabuting Samaritano. Yung pinakaaralin dito sa parabola ng mabuting Samaritano ay ang pagkilala kung sino nga ba yung kapwa natin o kung paano nga ba tayo dapat makitungo sa kanila. Kasi, ang isa sa mga mahalagang aral nito ay ang pakikipagkapwa daw ay ang pagtugon sa pangangailangan ng ibang tao ng may paggalang at pagmamahal. Maging sino man sila, di ba? Walang pinipili. Basta nangangailangan, basta nasa punto na kung saan ang isang tao ay naghihikahos o kaya naman ay nangangailangan ng alalay ng iba o ng kapwa, lalong-lalo ka na, siyempre, kailangan daw natin ng ibigay. So, mayroong tatlong mahahalagang karakter na naipakita dito sa parabola ng mabuting Samaritano. Ito ay ang una, yung pari na dumaan na kung saan hindi pinansin yung isang yung biktima ng pagnanakaw na nabugbog sa daan. Yung pangalawang karakter naman na nakakita doon sa taong nabugbog ng mga magnanakaw ay yung Levita. At yung pangatlo ay ang Samaritano na kung saan hindi naman siya pamilya doon sa lugar na yon, pero nung makita niya yung taong iyon, agad niya itong tinulungan at ginamot ang kanyang mga sugat. So sabi sa Biblia, sino kaya yung maituturing natin na kapwa doon sa tatlo? Yung pari, yung levita, o yung isang Samaritano na nagsisilbing estranghero lamang doon sa lugar mo yun?
So, eto, sasagutan natin to pagdating sa classroom. Sino-sino nga daw ba yung ating mga kapwa? Okay. So, ang pakikipagkapwa at ang golden rule. So, ano-ano nga daw ba yung mga virtud na kailangan natin tandaan pagdating sa pakikipagkapwa? So, kanina ko pa yan i-discuss. Yung katarungan at yung pagmamahal. So, kapag sinabi daw natin ang katarungan, ang definition ng class ay yung pagbibigay ng nararapat sa kanya. Diba? O ang nararapat sa kapwa. Yung pagmamahal naman ay kung saan ang pagtanggap, pagmamalasakit at pag-aalaga sa kapwa natin ng buong puso at walang pag-aalinlangan. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. So, kapag sinabi natin ang katarungan, ano nga daw ba yung pwede nating example dyan? So, halimbawa daw, nasa classroom ka. Okay, sabihin natin na nagugutom ka, nakalimutan mong magdala ng baon. Tapos yung isa mong kaklase, mabuti naman siya, ibinahagi niya yung baon niya sa'yo. So, halimbawa, binigyan ka niya ng pagkakataon na kumuha. Ang ginawa mo, kumuha ka ng lampas sa kalahati nung baon na iniaalok sa'yo. May katarungan ba doon? Siyempre hindi, di ba? Kasi, kumbaga sa atin, binigyan tayo, pero dapat hindi natin naaabusuhin. Hindi tayo lalagpas doon sa limitasyon na nararapat ay magsilbing hangganan ng tao pagdating sa pagtulong nila sa atin. Ano pa yung pwede nating example dyan? Sa halimbawa na lang, sa pagbibigay ng marka, syempre, hindi naman po pwede na binibigyan ka ng mataas na marka, pero yung totoo, wala ka namang ginagawa doon sa klase mo. Syempre, yung katarungan o yung justice, yun yung pagkuha mo ng tamang ng marka ng naaayon sa partisipasyon mo sa klase. Diba? Ano naman daw yung pagmamahal at yung charity? So, hindi syempre yan romantic. Ang tao, sabi nga natin kanina, ay nilikha na kamukha ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat tayo capable tayong magmahal. Ibig sabihin, hindi tayo mapanakit. Hindi tayo dapat marunong manakit ng kapwa natin. So, unang-una, kung may pagmamahal tayo sa kanila, ang unang-unang magiging indikasyon yun ay ang paggalang sa dignidad. Pag sinabi natin dignidad, yun yung halaga nila. Diba? Hindi mo siya titingnan kung ano siya. Titingnan mo lamang sa bilang isang tao. So, kahit na inis ka sa kanya, kahit na ano pa man yung galit mo, hindi mo po pwedeng saktan yung kaklase mo. Kasi kailangan umiral ang pagmamahal at paggalang sa'yo. So, ano daw ba yung mga halimbawa ng pakikipagkapwa? So, una na lang, di ba? Sabi ko nga kanina, may mga iba't ibang kapwa tayo, katulad ng mga tendera, doktor, guro, at iba't iba pang miyembro ng ating mga komunidad. So, kahit mga kapatid o miyembro ng pamilya natin yun, ang tawag natin dyan ay kapwa. Basta sila ay ang mga tao maliban sa atin bilang isang solitary being, di ba? So, syempre, tayo ay social being, so kailangan makibagay tayo sa mga miyembro ng komunidad. So, syempre, yung mga pamilya natin, kahit sabihin natin na nasa loob sila ng bahay at maituturing na miyembro ng mga significant others, isa pa din sila sa mga mahahalagang miyembro ng komunidad na kailangan natin pakitunguhan. So, unang-una, syempre, yung pagpapanatili ng kalinisan. Ng kalinisan sa kapaligiran. So, sino-sino daw yung mag-aayos ng paligid natin? Sino yung maglilinis ng lugar para makaiwas tayo sa mga sakit at sa dengue? So, syempre, kung pwede yung mga kaibigan, barangay tanod, o kaya naman yung mga tagalinis natin sa ating mga barangay. Pangalawa, yung pagtuturo sa araling nahihirapan. So, kung halimbawa daw, hindi na daw available yung guro, diba? Lumabas na siya sa klase, o kaya nahihiya ka, o kaya naman hindi alam ng magulang mo yung aralin mo, so po pwede kang humingi ng tulong doon sa kaklase mo. O kaya naman, po pwede kang ikuha ng magulang mo ng tutor. Sumunod ay yung pagtulong sa oras ng kalamidad at pangangailangan. So, maraming naaapektuhan o kaya naman ay maraming nasalanta nitong nakaraang bagyo o kalamidad. So, ano daw yung naging partisipasyon mo doon? So, syempre,
either nagdasal ka para sa kanila o kaya naman mayroong nangolekta ng mga donasyon sa inyong barangay o kaya naman ay nagkaroon ng voluntaryong paglilingkod doon sa parte mo bilang isang miyembro ng komunidad. So, yun yung papel natin pagdating sa panahon ng pangangailangan, lalong-lalo na sa kalamidad. So, bilang paglalahad dito sa Aralin 1, so, kung ang pakikipag-ugnayan mo daw sa iba ay nag-uudyok daw sa iyo upang ikaw ay maglingkod sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit, so ang ibig sabihin daw nito ay nagpapakita ka ng pagmamahal at pagmamalasakit. So, ang mabuting bagay daw na ginawa mo sa iyong kapwa ay may katumbas din na mabuti. Okay. So, lagi daw natin tatandaan na ang ginagawa natin ay maaaring makaapekto sa mga tao sa ating paligid. So, gayon din naman, tayo ay naaapektuhan nila. Kasi nga po, kung ano man yung kilos ng isang tao, again, bilang isang panlipunang nila lang, ay maaaring makaapekto sa buhay ng ibang tao. So, kaya bago tayo gumawa ng isang kilos, bago tayo magpasya, magsalita, kailangan pakaisipin muna natin ito ng mabuti kasi baka hindi na natin ito mabawi. So, ano nga daw ba yung mararamdaman mo kung halimbawa ikaw yung nasa lugar ng taong nasaktan mo o napagsabihan mo nung isang bagay na hindi mo labis na napag-isipan? So, para sa Aralin 2, ito naman yung tinatawag natin na dialogo. Ano nga daw ba yung halaga ng dialogo o ng komunikasyon pagdating sa pakikipagkapwa? So, ayan. Sasagutan natin yan pagdating o pag nagkita-kita tayo sa klase. So, ano-ano nga daw ba yung mga aspekto ng pagkatao at ang malilinang sa pakikipag-ugnayan sa kapwa? So, ipaliwanag ang bawat isa. So, ano nga daw ba yung kabutihang naidudulot ng pagiging bahagi ng mga samahan o organisasyon? So, sige nga, magbigay nga kayo ng halimbawa. Paano mo pakikitunguhan yung mga taong ayaw naman makiisa o makibahagi sa mga gawain ng pangkat? So, halimbawa niya, di ba, binigyan ko kayo ng task sa role play. Sino daw ba yung mga ayaw makisama at ayaw tumulong pagdating sa role play nila? So, syempre po, ano daw yung ginawa mo para mapakitunguhan yung mga kaklase mo na yon? Inaway mo ba? O tinuruan mo sila? O binigyan mo sila ng mas madaling gawain? Next is, ano yung maaaring gawin upang maipakita yung pagmamalasakit sa kapwa? At huli, makakamtan ba natin yung kaganapan o yung sense of fulfillment mo bilang isang tao sa pamamagitan ng pakikipagkapwa? Ibig sabihin, kapag napapasaya mo yung kapwa mo, may pagkakataon ba na nagiging masaya ka rin bilang isang tao? Next is, ano nga daw ba yung kahalagahan ng dialogo? So, isang mahalagang patunay na ang tao ay panlipunang nilala ay ang kanyang kakayahan sa komunikasyon o dialogo. So, upang maipahayag ang kanyang pangangailangan, ninanais at nararamdaman. So, tulad ng binanggit sa Module 3, ang dialogo ay umiiral sa isang ugnayang interpersonal sa pagitan ng dalawa o higit pang tao na may nagsasalita at may nakikinig. So, lagi mong tatandaan sa komunikasyon o sa dialogo, kapag ikaw lang ang nagsasalita, hindi iyon tinatawag na komunikasyon o dialogo. Kailangan mayroong nakikinig sa'yo. Kasi kung ikaw lamang ang nagsasalita, iyon ay tinatawag na speaking o pagsasalita lamang. Kung halimbawa naman ay nasa kabilang nakikinig ka pero hindi mo inuunawa yung na sinasabi sa'yo, syempre, iyon ay ang kasanayan sa pakikinig lamang. Pero kung mayroong pagsasalita tapos nakikinig ka at inuunawa mo yung esensya o yung kahulugan ng naririnig mo din, iyon ay tinatawag natin na dialogo. So, ano daw ba yung dalawang halimbawa ng dialogo o komunikasyon? So, inaral mo na ito sa ibang subject. Ito yung pasalita at di pasalita. So, pag sinabi natin na pasalita, maaaring ito ay sa pamamagitan ng ating mga bibig o kaya naman ay pagsasalita o ang tinatawag natin na pasulat or written. So, pag sinabi naman natin na di pasalita, ito ay kilos, gawi, senyas at iba pa.
So, another, meron ulit tayong activity na gagawin pag nagkita-kita tayo sa klase. So, dahil nakita nyo na yung slides sa palagay ko, alam nyo, magagawa nyo na to prior sa pagkikita natin sa susunod na pagkakataon. Okay. So, again, ang kahalagahan ng dialogo, ano nga daw ba? Nagkakaroon tayo ng pagkakataon, syempre, na masabi sa ibang tao kung ano nga ba yung nararamdaman natin. Ano nga daw ba yung mga kailangan natin? Mapa, material na bagay man yan, kaalaman, kasanayan, o kaya naman, kung ano man yung pangangailangan mo pagdating sa pagkatao mo o para sa sarili mo. So, kung malilinang mo yung kakayahan ng mga taong makipagdialogo ng may kalakip na pagmamahal, makakamit ng tao yung kanyang kaganapan o yung sense of fulfillment. Kasi hindi ba napakahirap yung nagsasalita ka pero hindi naman nakikinig yung kausap mo, o kaya naman nakikinig ka pero hindi mo naman naunawaan. So ano yung gagawin mo para magkaroon ng mahusay na dialogo doon sa tao na yon? So syempre, ang pangunahing gagawin mo ay magtatanong ka ulit, di ba? Lilinawin mo, magkakaroon ng klarifikasyon kung ano nga ba yung kahulugan o nais ipahiwatig ng isang taong nagsasalita. Ang kahalagahan ng pagkakaisa, komunikasyon at pagtutulungan. So, sabi dito, naranasan mo na daw ba ng mga na magkaroon ng mga kasama na hindi mo nakakasundo? Kasi po, pwedeng mayabang, makasarili, di ba? Hindi kagandahan yung ugali. O minsan, iniisip niya na mas siya yung mas magaling, mas matalino, o kaya naman ay mas mataas sa kaysa sa iyo. So, paano mo daw siya pinapakisamahan? Ano yung ginagawa mo, di ba? So, may mga pagkakataon daw kasi na kahit likas daw sa tao yung pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahirap daw talaga kung halimbawa, ganito yung kapwa na pakikitungunga natin, di ba? So, ano yung nagiging ending? Nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, hindi mo nauunawaan ng husto kung ano nga ba yung hinihingi ng isang sitwasyon. So, dahil dito, syempre, nagkakaroon tayo ng iba't ibang samahan o yung tinatawag natin na organisasyon. Yun yung tinanong ko sa inyo doon sa unang bahagi ng Aralin 2. Ano nga daw ba yung halaga ng samahan o organisasyon? So, halimbawa na lamang, di ba, yung sa mga barangay o kaya iba't ibang ahensya ng mga gobyerno. Kasi kung halimbawa, minsan hindi na ipoprovide o na ibibigay ng kapwa mo na inaasahan mo na siya yung magbibigay ng bagay o ng uri ng pangunawa o pakikitungo o pakikisama na inaasahan mo. So, syempre, minsan hinihingi natin yun doon sa organisasyon o samahan. Diba? Halimbawa, merong isang mga, kumbaga, sa isang bata na hindi siya kayang alagaan ng pamilya niya, binubugbog palagi, sinasaktan, di ba? So, sino ang ahensya ng gobyerno ang maaaring tumulong sa kanya para maibigay yung pangangailangan ng bata, particular na sa edukasyon at pagkakaroon ng ligtas na paligid? So, halimbawa din naman, di ba? Yung isang bata ay nahihirapan sa kanyang pag-aaral. So, sabi ko nga sa inyo, po pwede kang magkaroon ng tutor, di ba? O kaya naman po pwede kang lumapit doon sa mga miyembro ng mga math club o kaya naman ng mga science club o English club para doon sa mga iba't ibang gawain nila na po pwedeng makatulong sa'yo. O kaya naman, nahihiya ka na kausapin yung teacher mo, sino yung po pwede mong lapitan. Po pwede kang lumapit doon sa mga class officers o kaya doon sa class president ninyo para sabihin kung ano man yung gusto mo. Diba? So, yun yung tinatawag natin na epektibong komunikasyon at pagtutulungan. So, ano nga daw ba yung kabutihang panlahat o yung tinatawag natin na common good? So, again, balik tayo dun sa konsepto kanina. Yung unang konsepto na sinabi natin, ang tao ay isang panlipunang nilalang o social being. So, kung social being ka, hindi dapat makasarili ang iyong interes at ninanais. So, dapat ito ay para sa ikabubuti ng lahat ng tao na po pwedeng maging dahilan ng pagkakaisa upang makamit yung kabutihang panlahat. So, ano daw yung kabutihang panlahat na yun? So, yun yung target o yung goal or main objective ng bawat isa sa atin. Pero sabi ko nga, kung hindi tayong ibigay ng isang individual, ang makakapagbigay nito ay ang mga organisasyon o ang samahan. So, kung hindi ka daw talaga maaayos o hindi na kailanman mareresolba
ang hidwaan o ang hindi pagkakasundo-sundo, higit lalo sa mga tao, yung kapwa. So, siyempre, doon papasok daw yung samahan upang maayos o kaya mapagbati kayo nung naging kaaway mo o kasamaan mo ng loob. So, ayan, nagbigay tayo ng example dyan na nabanggit ko na rin naman kanina. So, halimbawa, sa klase, kung may nakasamaan ka ng loob, nakasama mo sa pangkat, so, siyempre, hindi po pwedeng maghahati kayong magkaklase, di ba? O, ito, kampi kay student A, o ito, kampi to kay student B. Hindi po pwedeng ganun. So, dapat, walang kampihan na nangyayari. Dapat, gumagawa tayo ng paraan para maisaayos natin yung mga relasyon ng bawat isa. Diba? Hindi yung ginagatungan mo pa o kaya sinasabihan mo pa ng kung ano-ano. So, next is kung isa sa alang-alang daw yung pagpapahalaga ng kabutihang panlahat o ng common good, so, maaaring isakripisyo ang pansariling damdamin o pangangailangan at magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan. So, yun daw yun. Kumbaga kanina, try nyo isulat yung chart na to. Ang tao, social being. Pangalawa, ang tunguhin ay ang common good at ang pinakahuli na ninanais natin na makamtan ay ang kapayapaan at pagkakaisa. So, syempre, kung may kapayapaan at pagkakaisa, napakadali siguro mabuhay dito sa mundo, di ba? Kasi walang conflict, walang away, lahat ng tao nagbibigayan at nagmamahalan. Pero syempre, wala namang perfectong daigdig, di ba? Okay. So, kaya bilang panlipunang nilalang, so ang tao ay kinikilalang kasapi ng pamilya at lipunan. So, kailangan makibahagi siya at gawin niya yung parte niya o responsibilidad niya sa mga unit ng lipunan na ito. Katulad na lamang ng pamilya, at syempre yung mas malaki ay ang society o ang lipunan natin. So, kung sa pamilya, ikaw ang panganay, bunso, o kaya isa sa mga anak, so syempre dapat makiisa ka sa mga gawaing bahay, hindi ba? Para hindi mahirapan yung nanay mo. So kung halimbawa naman sa lipunan, kung meron namang mga magagandang proyekto o kaya na mapapaundad ang iyong sarili, hindi lamang yung pagbabasketball, hindi ba? Kung halimbawa may mga outreach program, community works, paglilinis, kung pwede kang mag-volunteer, di ba? Para maglingkod doon. So, pangalawa, yung kabilang ka daw sa mga gawain pang kabuhayan, produksyon at pagkonsumo. So, syempre, bilang nag-aaral ka na ng sobrang tagal na panahon, hindi mo dapat targetin o maging tunguhin yung pagiging isang tambay, di ba? Syempre, lahat tayo gusto nating makapagtrabaho. Hindi lamang tayo humihingi basta-basta ng mga tulong mula sa pamahalaan. Pero dapat tayo mismo ay kumikilos para mapaunlad yung ating buhay. Kasi nga, syempre, magiging mahirap para sa ating bansa ang umunlad kung tayo mismo hindi natin tutulungan ang mismong sarili natin. Diba? At syempre, pangatlo, isang mamamayan na inaasahang makibahagi sa pagkamit ng panlipunang ng pag-unlad o social progress. So, yun yung sinasabi natin kanina na ang social progress ay pinagsama-samang effort o pinagsama-samang layunin at tulong ng iba't ibang tao mula sa lipunan. So, ano nga daw ba yung kahalagahan ng pagbubuo at pagsali ng mga samahan? So, halimbawa na lang, di ba? May pamilya tayo, may mga grupo ng mga relihiyoso, o kaya naman ay may iba't ibang mga unit ng lipunan na nagkakaroon ng volunteerismo o kaya naman ay pagsasama-sama o mga pribadong organisasyon, let's say Red Cross, o kaya iba't ibang mga anunsyo ng gobyerno. So, nabanggit na natin kanina na sila yung tumutugon sa mga papel at responsibilidad ng hindi kayang tugunan ng kapwang inasahan natin na gawin ang mga responsibilidad at obligasyon nila. So, syempre, ang pagtataguyod daw ng voluntaryong samahan ay kailangan upang mas marami pang tao yung makibahagi at makiisa sa mga gawaing panlipunan. So, syempre, di ba, may mga organisasyon patungkol sa sports, edukasyon, o kaya naman pagtulong sa mga OFW natin, di ba, sa mga batang
nabibiktima ng pang-aabuso, may iba't ibang mga polisiya at batas na ginagawa para sa kanila. So, yun yung mga kahalagahan ng mga samahan at organisasyon na to. So, ano nga daw ba yung kalakasan at kahinaan ng mga Pilipino pagdating sa pakikipagkapwa-tao? So, syempre, ang pakikipagkapwa-tao ay nakikilala sa pagdating sa pagmamalasakit natin sa kapwa. Bukod sa pagmamalasakit, syempre, nandyan din yung kakayahan natin na unawain kung ano man yung damdamin ng iba. Pag sinabi natin empathy, yun yung paglalagay mo ng iyong sarili doon sa sitwasyon nila. Hindi lang yung basta naawa ka, pero nauunawaan mo. Ano nga ba yung kinalalagyan ng kaklase mo doon sa mga panahon na yon? Kasi kapag naawa ka, walang action eh, di ba? Parang yung pare at saka yung lolita doon sa storya ng mabuting Samaritano. Pero kung ikaw ay may empathy, di ba? Ikaw yung karakter ng Samaritano na huminto, tumulong at ginamot ang sugat ng kapwa niya. So, pagtulong, pakikiramay, bayanihan, at saka siyempre yung pagiging hospitable natin. Likas yan sa pamilyang Pilipino. Ang pagiging magiliw sa pagtanggap ng bisita. Kasi di ba palagi binibigyan natin ang best natin, ang lahat-lahat kapag may dumarating na bisita sa ating mga tahanan. Kasi tayo po ay hospitable. So, iyan yung mga kalakasan natin. So, ano pa daw? So, may kakayahan din tayong makiramdam, magtiwala, at syempre yung tumanaw daw ng utang na loob. So, sensitibo din tayo pagdating sa pagbubuo. Dahil na rin dito, ay nakabatay yung ikaniligaya o ikapapanatag natin bilang isang tao. So, dahil nagdudulot daw ng pagkakalapit-lapit yung ang pakikipagkapwa-tao, ito ay nagiging saligan ng pagkakaisa at katarungang panlipunan. So, ano daw yung labis na personalism mo? Extreme personalism. So, kanina ang gaganda ng narinig natin doon sa mga positibo na mga epekto ng pakikipagkapwa-tao. Pero dito naman tayo sa negatibo. Ano nga daw ba yung extreme personalism? So, syempre, ito naman yung labis daw at saka hindi naman makatirang pakikisama. So, ano yung nangyayari? Nagre-resulta ito ng pagiging corrupt ng isang opisyalis o kaya naman yung labis-labis na utang na loob natin sa ibang tao. So, syempre, kung halimbawa, meron silang ginawang kabutihan para sa atin, kahit na labag na sa tama at mabuti, ginagawa natin ang paraan na maibalik yung ginawang kabutihan na yun. At syempre, hindi na natatapos. Diba? Yung extreme personalism na to o labis na personalismo, syempre, makikita mo yan sa oras na may hiningi kang pabor sa ibang tao at kinailangan mo makapaghatid o makapagbalik ng utang na loob sa kanila. So, ano daw yung mga katangian ng makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa? At ang mga prinsipyo sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. So, una lang naman yung dapat natin tandaan ay ang isang makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan sa tao. So, sabi ko nga kanina, kung napakapayapa, masaya ang mga tao at higit sa lahat, walang away kang makikita. Magiging mahaba daw ang buhay ng mga tao sa paligid natin kasi maayos yung disposisyon nila sa buhay. Mas madali ang humingi ng tulong kasi bawat tao may malasakit sa isa't isa. Diba? Kung may sakit ka, madali kang gagaling doon sa sakit mo at diba, walang hinanakit doon sa damdamin ng bawat isa. So, ano pa daw? Ang mga prinsipyo, siyempre una yung paggalang sa individual ng kapwa. So, naturo ko na yun kanina. Lahat tayo bukod tangi, sumunod, ginawa tayo mula sa wangis at larawan ng Diyos at lahat tayo ay may kakayahan na makipagkapwa. Kailangan lamang natin itong paunlari, di ba? So, siyempre, kung nasa edad ka na ikaw ay grade 8 na, kailangan, siyempre, meron ka ng kaibigan, di ba? Kahit dalawa o tatlo lang muna yan, hindi naman kailangan nakasundo mo ang lahat, di ba? O maging kaibigan mo ang lahat. Pero dapat, marunong kang makipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Pangalawa, pagpapahayag sa
sarili mong damdamin. So, syempre, susi daw sa pakikipag-ugnayan kung paano mo tamang ipahayag yung damdamin mo. Magdadabog ka ba? Sisimangutan mo ba yung kaklase mo? O kaya naman ay kikimkimin mo ba yung tunay mong nararamdaman? So, syempre, yun yung mga kahalagahan ng o paraan kung paano mo ipapahayag yung damdamin mo. So, syempre, tinuro ko na kanina na ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng epektibong komunikasyon. So, next is, prinsipyo sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. So, maiiwasan daw yung mga hindi magagandang karanasan kung una, syempre, mapaghahandaan, mapag-iisipan yung pagkakaroon ng dialogo. Maaari ba kitang makausap? Maaari ba tayong magkita mamaya para harapin yung ating mga problema at suliranin? Maaari bang pakinggan mo muna ako upang linawin ang aking panig? So, yun yung mga paghahanda na kailangan natin gawin. Hindi yung bibiglain mo din yung tao, di ba? Nakakausapin mo na lang. So, syempre, kung halimbawa nagsasakitan kayo ng damdamin, inuupuan yan, di ba? Hindi naman basta-basta magsasalita ka lang. Sabi ko nga, kung ikaw lamang ang nagsasalita at hindi na nakikinig yung kabilang panig, ibig sabihin, walang komunikasyon. So, pangalawa, gagamit daw ng epektibong kasanayan sa pakikipagtalastasan. So, ano daw yung epektibong kasanayan sa pakikipagtalastasan? Panay ba paninisi? Panay ba paninira? Panay ba masasama ang sasabihin mo sa iyong kapwa? So, syempre, hindi naman. So, dapat marunong kang gumamit ng tamang pananalita sa kanila. At syempre, yung huli, yung tamang pakikinig sa kapwa o yung attentive listening na sinasabi natin. Hindi mo lamang pinapakinggan yung sarili mo. Pinapakinggan mo ng mabuti, inuunawa, saan siya nang galing. Bakit ganoon ang kinahinatnan ng kanyang kilos? Ano ba yung pinagdadaanan niya noong mga panahon na yon? Ano ba yung emosyon niya? Kasama yon dun sa tinatawag natin na attentive listening. Hindi yung nagpapadala ka basta-basta sa iyong emosyon. So, ano daw yung mga dapat mong tandaan? So, syempre, simulan ang pakikipag-usap sa isang positibong paraan. Sabi ko nga, hindi dapat puno ng paninisi. Kailangan ang dalawang panig ay handa na makinig sa kanilang damdamin o kanilang punto. Ilahad yung problema sa paraang makakahikayat ka ng kooperasyon at solusyon. Ano bang gusto mong gawin natin? Paano tayo magkakaayos? Ano yung magiging solusyon natin dito sa problema na to? Hindi yung sasabihin mo na ikaw kasi, di ba? Paksayado ka. Ikaw naman talaga yung may kasalanan. So, syempre dapat palaging positibo yung sasabihin mo. Ano kaya yung magandang gawin natin para hindi na maulit yung mga ganitong klase ng hindi pagkakaunawaan? Ano kaya yung maaaring natin gawin para maiwasan yung mga ganitong klase ng sitwasyon? Diba? Gumamit daw ng I statement at hindi ng you statement. Sabi ko nga, walang paninisi sa kapwa. So, kung halimbawa talaga medyo masama yung loob mo, imbis daw na sabihin mo na laging ka na lang late, di ba? Ikaw kasi hindi mo dinala, di ba? So, ang sabihin mo na lamang daw ay 30 minuto na akong naghihintay, di ba? Kung sanang ako yung nagdala, baka sakali nakapag-perform tayo ng maayos sa ating gawain ngayong araw, di ba? I-focus natin dun sa I, hindi yung puro ikaw, ikaw, ikaw. Next is, ang pag-uusap dapat daw may focus, maikli at malinaw. Hindi daw yung paligoy-ligoy, di ba? Yung ang dami-dami mong sinasabi. Ano lang ba yung iso? Ang dami mong inuungkat. Ang dami mong, kumbaga, ang dami-dami mo palang kinimkim na sama ng loob mula nung umpisa. Binalikan mo pa yung ilang taon ng nakalipas. So, syempre, kung ano lamang yung issue na dapat yung pag-usapan, yun lamang yung dapat yung pag-usapan. Hindi na nandadamay ng ibang tao o ng iba pang sitwasyon. Next is, magtanong kung kailangan ng paglilinaw. So, sabi ko nga kanina, parte ng attentive listening yung tingnan mo, saan ba nanggaling? Ano yung emosyon? Ano yung pinagdadaanan ng tao ng mga panahon na ginawa niya yun? Next is, laging isa sa alang-alang ang pagkakasundo sa mga bagay-bagay. So, maghanap daw ng kalutasan.
Hindi mo kakausapin ng isang tao para awayin siya o para sitahin siya o para ipamukha sa kanya na mali siya. Isa sa alang-alang mo yung pagkakasundo ninyo. Dapat yun lagi yung goal ninyo. Paano nyo masosolusyonan yung mga suliran ninyo? Diba? So next is, yung pakitunguhan yung bawat isa ng may paggalang at kabutihan sa lahat ng pagkakataon. So halimbawa na lang, di ba? Tawag dito, talagang nasaktan ka, di ba? Hindi yung nagkakaroon tayo ng tunguhin na gantihan yung ibang tao, di ba? Kahit gaano kakagaling isipin mo na tao pa din yan, na baka may mangyaring masama sa kanya, ikaw siyempre yung mananagot doon. So next is pagtanggap sa kapwa. So sabi nga natin, hindi lamang sa nakabase dun sa sarili mong kagustuhan, sarili mong opinion, sarili mong standard. Dapat tingnan natin yung iba't ibang aspeto. Yung kahinaan niya, yung kalakasan niya, yung mga bagay na nagpumilit sa kanya para gawin yung isang action na hindi naging kanais-nais para sa iyo. So, siyempre, by the time na nawawala yung panghuhusga sa atin, di ba? That's the time na nagiging mabuti yung pagbubuo natin sa ating mga sarili. Kasi nakikita na natin, unawain at i-appreciate yung mga tao sa paligid natin. Next is, siyempre, pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi ng kapwa natin. Nag-away, di ba? Kung hari. Tapos, nagkagalit sila. Lahat ng sekreto, ibinunyag, di ba? Lahat ng sensitibo at personal na opinion ng ibang tao o ng kanyang kapwa, sinabi, di ba, sa ibang tao. So, magpapakita ba yon ng paggalang mo sa kanila o pag-appreciate mo sa ibang tao? Siyempre hindi, di ba? Kung nakakasira tayo ng ibang tao o kaya naman ay nagiging masama na tayo dahil sa kagustuhan natin makasakit ng kapwa natin, hindi man physical pero emotional, di ba? Hindi natin naipapahamak. Ay, hindi natin nabubuo ang ating sarili pagdating sa pagpapahamak. Kasi nasisira lamang yung ugnaya natin. Hindi lang dun sa tao na yun, ha? Hindi pati dun sa mga taong nakakarinig at nakakakita ng mga maling gawain mo o maling sinasabi mo patungo doon sa tao na yun. So, pag sumikapan mong maingatan yung anumang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng iyong kapwa, lalo na siyempre yung mga bagay na personal at sensitibo na maaaring makasira o kaya naman ay siyempre, ma-offend yung tao kung halimbawa sasabihin mo sa iba. So, ito yung bilang panghuli. So, tandaan natin na ikaw o ang kahit sino mang nilalang ay isang arkitekto, lalong-lalo na pagdating sa kanyang sariling kapalaran. So, ikaw din ang arkitekto ng iyong buhay, lalong-lalo na sa pagpili ng mga taong nakakasama mo, nakakahalubilo mo, at sa pamamaraan na kung paano mo sila pakikitunguhan. So, yun yung kahalagahan ng pakikipagkapwa natin. So, halimbawa daw, ang mabigat nagiging magaan kapag nagtutulungan tayo. At kapag ang tao ay nagtutulungan, so, siyempre, nawawala yung hirap na nararamdaman natin sa buhay natin. So, yun ang pinakaaral ng pakikipagkapwa para lahat ng bagay maging magaan sa atin. Kasi, bilang isang social being, kailangan natin sila sa pag-usad at pagbuo ng ating pagkatao. So, sige. See you next week, grade 8. So, i-enjoy po natin at sana ay maging makabuluhan ang araw na ito bilang half day tayo at diniklara ng gobyerno yon para madalaw natin yung mga minamahal natin na pumanaw. Okay? So, have a great day everyone. Bye-bye po.